ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Happy morning mga minamahal kong tagapakinig at sumusubaybay ng ating programa mga kaibigan. Kumusta po ang inyong umaga? Kumusta po ang bagong gising? At kumusta po ang atin pong pakiramdam ngayong araw na ito? Tayo po ay mapalad dahil mayroon tayong Diyos na laging nandyan para sa atin, laging gumagabay, nagpapalakas at siya ay laging nandyan na atin pong nalalapitan anytime, anywhere. At mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, nice kong basahin sa inyo ang Bible promise na naman ngayong araw na ito ay patungkol, itong binabanggit ko sa inyo ay patungkol po sa kalayaan. Ito ay makikita sa Roma 6 verse 22. At ganito po ang sabi, tatapwat, ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ang buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, tayo po ay alipin na ng Diyos at tayo po ay laya na sa kasalanan. Kaya nga mga kaibigan, mayroon tayong kapangyarihan na gumawa. Meron na din tayong bunga sa ikababanal, hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Mga kaibigan, nawa panghawakan natin ang pangakong ito dahil ang Panginoon ay nasa sa atin. Muli akong iyong kaibigan, Jovelyn Jose, dito sa Tinig ng Pag-asa at ang programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Mga kaibigan, tayo pa rin po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo. Kami po inyong samahan sa isa na namang oras ng atin pong pag-aaral mula sa alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Sa iyong pakikinig kaibigan, na alam ko ikaw ay pagpapalain ng Panginoon, matututo sa mga praktikal na mga aral na magbibigay ng inspirasyon sa paggawa sa buong maghapon at mga aral ng mga pangpamilya, pangkalusugan. At alam ko mga kaibigan, mga aral na magbibigay sa atin ng pag-asa at masusumpungan mo ang tunay na pag-asa na kay Kristo Jesus lamang. Tayo pa rin po mga kaibigan ay patuloy sa libreng pamimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kung kayo po ang ganais matanggap ng libreng babasahin, ay makipag-ugnayan lamang po sa amin. Ang atin pong mga numero sa Globe, 0917-1742-777. Sa ating smart number, 0968-853-6607. Sa ating landline number, 8777-8916. Mari ka din mag-email sa connect@adventist.ph. Bisitahin din kaibigan ang ating Facebook account and YouTube channel account. I-type lamang ang Adventist World Radio Manila. Kung ikaw kaibigan na hindi pa nag-follow o nag-subscribe sa ating channel, gawin mo na ito kaibigan upang ikaw ay laging ma-notify sa ating pong programa. I-share din ito upang mas madami ang maabot at makinabang. Kami din po ay nag-aanyaya ng free Bible study. Kung nais mo ng one-on-one na group Bible study, ay makipag-ugnayan lamang po sa amin. Meron din tayong readily available na mga materials. I-type lang ang bibleschools.com/centralluzon. Mag-sign up lamang kaibigan at madami kang pagpipilian na iba't ibang series dito. Patuloy din kayo mga kaibigan na magpadala ng inyong mga prayer requests at mga praise reports dahil ito po ay aming isinasama sa aming personal prayers. Mga kaibigan, sa unang bahagi ng ating pag-aaral ay patuloy tayo sa buhay pamilya segment at ang atin pong series na Life at Its Best. Ngayon ay matututo ulit tayo ng praktikal na aral. Atin na pong ibigay ang pagkakataon kay Ma'am Ai. What a wonderful time to be with you again, mga kaibigan. Tayo po ay nagpapatuloy sa atin pong segment ng buhay pamilya. Lagi nating ipinagdiriwang ang mga pagpapala na atin pong nararanasan sa loob po ng ating tahanan. At dahil po ang ating subject ay life at its best, araw-araw tayo po ay nakakatanggap ng magagandang mga, hindi lang po ito mga prinsipyo, kung hindi mga tips at mga karanasan kung paano po mas uunlad ang
ang atin pong mga kabuhayan, lalo tigit ang atin pong pamilya, ang ating sambahayan, because we always believe that the smallest unit in the society is our family, but it is in the family that relationships are being established, good relationships, and of course it is in the family where our children our children learn a lot of good things, ano po, at nang sa ganun po ay maging blessing po ang ating family sa community kung saan po tayo napapabilang, ano po. And of course, we have relationships with other people, kaya po kapag naturuan natin ang mga miyembro ng ating pamilya na maging positibo po sa buhay despite ng mga challenges na nararanasan, mga kaibigan, ano, ang sarap naman po talagang mabuhay na tayo po ay nagmamahalan, may parang tayong pagkakaisa, at the same time tayo po ay nagiging blessing sa mga taong atin pong nakakasalamuha. Yan po ang essence, ano, yan po yung meaning ng buhay po natin. Kaya po tayo nagpapasalamat naman na tayo ay nagkakaroon ng ganitong pag-aaral, especially ito pong special segment para sa mga pamilya. Tanging inihahandog po namin sa inyo nang sa ganun po ay magkaroon tayo ng inspirasyon sa atin pong pamumuhay sa araw-araw. Sino po ba naman ang mga pamilya ang wala pong mga problema o kaya naman ay mga hamon ng buhay? Lahat po tayo meron. Kaya po, let's encourage one another, let us support one another, and this program is really for our families at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay na nasa iba't ibang bahagi ng sanlibutan. Amin po kayong binabati at pinasasalamatan sa inyo pong mga reflection at inyo pong continue to share po itong program na ito, ano, mga kaibigan. At ngayon po, bilang bahagi po ng ating pag-aaral ay ang subject po natin ay about how life at its best, pero tayo naka-focus naman po ngayon on how to enjoy better relationships sa loob po ng ating tahanan. Ayan po, no? Meron pong isang quotation na nagsasabi, "The heart that loves is forever young." Alam niyo po ba, kapag tayo po ay laging nagmamahalan, nakangiti tayo, tayo po ay alam niyo, dinadala natin ang mga challenges po ng magaan, tayo po ay, yan po yung nakakapagpabata sa atin, ano po, lalo tayong nagkakaroon ng masayang damdamin at we feel good about life. Pero kung may tension po, ano, tension makes it hard to show affection and hard to receive it. Yung tension ba? Yung parang pag sinabi natin may tension, hindi ka relax, hindi ka komportable sa loob ng tahanan, may mga ganyan, ano, na mga pangyayari. Ang ating mga ilan sa mga miyembro ng tahanan, maging ang asawa, ay umaalis ng bahay na para bagang ang bahay o ang tahanan ay hindi isang safe na lugar sa kanila. There is tension. When there is tension, there is poor communication. Bakit? Sapagkat hindi relax, hindi open ang bawat isa sa relationship. At alam po natin na ang communication or good communication is very essential for better relationships. Ang ganda, ano po? Isa pong mahusay na tao. Siya po ay kilala bilang World Authority on Relationships. Ang kanyang pong pangalan is Dr. John Gottman. Meron akong book ni Dr. John Gottman at maraming mga articles na sinulat po niya na binasa ko. Ano? Sapagkat ako po ay aliw na unang-una ako po ay nabibless. Si John Gottman, siya po ay nagbigay ng ilang sa mga principles or tips on how to have a healthy and happy relationship. Ano po? Yan ang aking isi-share po sa inyo. Bakit po? Sapagkat si John Gottman, siya po ay naniniwala, ano po, na tayo po ay nilikha ng Panginoon for relationship at binigyan po tayo ng Panginoon ng mga inspirasyon mula sa banal na kasulatan na ito po ay tinranslate ni John Gottman sa pamamagitan po ng isang aklat na kanya pong sinulat, at nais ko pong ibahagi sa inyo ang ilan sa magagandang mga tips na kanya pong binanggit. Ano po? Una, ang sabi po niya, healthy couples express their affection for each other every day. So, nagsimula siya doon sa mga couples, sa mag-asawa, na yung mga malusog daw po na relasyon ng mag-asawa ay nakapagpapahayag, ano, ng kanilang damdamin, ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. The keyword is affection or love.
So healthy couples express their affection for each other every day. Kanina po ay binanggit ko sa inyo yung tungkol sa tension. Kapag may tension sa pagsasama ng mag-asawa, no, yung hindi sila nag-iimikan, hindi komportable sa isa't isa, na hindi po talaga sila makaka-open ng kanilang love for each other dahil ang namamayani ay yung tension. So kapag may tension, ay may challenge sa kung paano magiging open. Kaya nga po nag-aaral po tayo para maging healthy ang atin pong relationships. At binanggit po ni John Gottman na ang isang mag-asawa na merong malusog na pagsasama ay nakapagpapahayag ng kanilang pag-ibig sa isa't isa through words, through acts of service. Ano po, binanggit din naman niya ni Dr. Gary Chapman na yung pagsasabi ng like, I love you, you look good today. Ano, yung mga yan na mga salita na yan ay nakakapagpasarap ng damdamin ng bawat isa. Nawawala yung tension. Ano po, kung halimbawa ang isa sa mag-asawa, ano po, ay merong galit o merong tampo, ang isa ay huwag nang makisabay. Ano po, kumbaga yung isa na yung magbabalanse ng sitwasyon. Kaya po, para maging healthy ang relationship. Ano po, ang isang healthy na relationship, hindi po ibig sabihin ay free siya from conflict or free from challenges. Hindi po. Ang isang healthy ang relationship ay kaya nilang i-manage ang hamon ng buhay. Ang sarap ano sa mag-asawa, di po ba, na nagtutulungan yung mag-asawa. Walang sisihan. Kung hindi, both ay ang husband and wife ay nakatingin doon sa maganda sa isa't isa. Ano po? Ino-overlook nila yung mga negative na traits marahil. Hindi naman ibig sabihin hindi nila pinapansin. Kung hindi po doon nakatuon ang pansin, kung hindi nakatuon sila kung paano ipapahayag ang damdamin, ang affection or ang love sa bawat isa. Subukan nyo yan lagi, ano po, or panatilihin po natin yan. Huwag nating pabayaan na maghari ang tension sa loob ng ating tahanan. Unang-una, sa relasyon ng mag-asawa. Yan po ay binanggit ni John Gottman at yan naman po ang prinsipyo ng banal na kasulatan na sinasabi ng ating Panginoon na love one another, support one another, ano, bear each other's burdens. Yung pong romance, bahagi po ito ng affection. When you have romance, pag sinabi natin romance, this is celebrating the positive things in a relationship. Hindi lang tungkol sa sexual relationship ang romance. Ang romance po ay nakatuon doon sa positibong mga bagay na nasa loob ng relasyon. Celebrating the positive things in a relationship. Di po ba? Hindi lang ito yung celebrating the birthday or celebrating the anniversary. Kung hindi, ang romance is both husband and wife, ano? Husband and wife celebrate the good things they have. Ano po? Kaya alam nyo ba, ang dami ko pong na-witness na mga unang-una yung magulang ko, hindi galing sa mayaman na pamilya. Actually, nakatira sa mga kubo, nakatira sa maliit na bahay lamang, but they have this romance. They celebrate the good things in each other's lives. Ano po? So, ang ganda, without those expression of affection, ang sabi ni Dr. John Gottman, it's easy for little annoyances to build into big resentments. Yun pala, delikado po, ano, mga kaibigan. Kapag hindi po natin, hindi na natili yung romance sa mag-asawa, madali na kahit daw po yung mga maliliit na bagay lamang, ay magiging malaki ito at maging resentment na. Ibig sabihin ay maging ano na yon, mag-ugat na sa sarili at maging sama na ng loob ito. Huwag po natin na panatilihin na ang sama ng loob ay mamayani sa loob ng tahanan. Express it. Ano po? Express it. Yung iba nga po ng mga couples sa dinadaan po nila sa ano, no? They make difficult things they handle difficult things lightly sa pamagitan po ng mga pagjo-joke. Ayan, ano, nagagawa nilang i-joke yung mga differences ng bawat isa para maging light, ano, para hindi masyadong mabigat, para hindi maging tension o hindi maging tensionado ang bawat isa. So what is the role of tension? What role does tension play? Ang sabi po sa ating pag-aaral, tension makes it hard to let go of negative thoughts.
Kapag may tension, mahirap mong ma-let go ang mga negative thoughts. Diba, nung nakaraan, pinag-aralan po natin na yung mga negatibong mga pag-iisip, negatibong bagay ay huwag nating panatilihin sa atin pong kaisipan. Kung maaari nga po, huwag nating i-welcome yan. Hindi yan po ay unwelcome na guest sa atin pong kaisipan. Dahilan, sapagkat ang mga negative thoughts na yan ang magiging tension natin. Kapag hindi po natin iningatan ito na wag yung kapag in-entertain po natin ito. Kaya po ang sabi ay, tension makes it hard to let go of the negative thoughts. You tend to focus on the negatives and dwell on the past. Doon sa mga kasalanan, doon sa mga pagkakamali, doon sa mga kapalpakan. Yung lahat ng yon na mga negatibo ay gawin na lang po natin mga steps lang yan, ano? Para maging matuto tayo. Ano yung mga failure, yung mga negative na yon ay mga bagay na makapagbibigay sa atin ng lesson. No, sa halip na magbigay sa atin ng tension, magbigay sa atin ng lesson to live by. Nang sa ganon maging mas masarap ang pagsasama po ng bawat isa sa atin. Uulitin ko, ano, isang tip lang po muna itong ibinigay ko sa inyo ngayon, ano? Healthy couples express their affection for each other every day. Ang sabi po sa atin ay every day ito, ha. Hindi ito every week, hindi ito once a week or once a month, kung hindi every day. Bakit kaya po ang sinasabi sa atin ay every day na ma-express natin yung love natin sa isa't isa? Para daw po maging makasanayan na po natin ito. Para maging lifestyle na po natin ito. Kasi kung ito ay occasional, edi mamimiss natin yung mga magagandang bagay na pwede nating maranasan every day. Ano po? So, mga kaibigan, ang ganda nito, pinag-uusapan natin ito. For us to experience life at its best, let us express our love for our loved ones, for our family members, every day, ano? Every day of our lives. Sa ating mga anak, ay sabihin po natin, no, pahayag natin yung damdamin natin ng pagmamahal natin sa kanila. Di po ba mahal naman natin ang ating mga anak? Mahal natin ang ating asawa? Mahal natin ang ating kapamilya? Mahal natin ang ating mga kaibigan? This principle is applicable to all kinds of relationships. Uulitin ko po, healthy relationship expresses affection for each other every day. Every day of our lives. Ito pong pinag-aaralan ng ito ay ito po yung projection ng pagmamahal po sa atin ng ating Panginoon, di ba? God expresses His love for us every day. Ano po ang patunay? Every day may sunlight tayo, every day may water tayo, every day may buhay tayo. Yan po ay expression ng pagmamahal ng Panginoon sa atin at maraming pang blessings, ano, ang atin pong nararanasan at tinatanggap mula sa ating Panginoon. And in response bilang tugon sa kabutihan ng ating Panginoon sa atin, maging mapagmahal din po tayo at ipahayag din natin ang ating pagmamahal sa atin pong asawa, sa atin pong mga anak, sa ating kapamilya, sa mga taong ating nakakasalamuha. After all po, tayo ang unang-unang nakikinabang. Life is a gift, so let us make it to the full. Let us experience life at its best. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal po naming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Ipinakita niyo po sa amin ang inyong pagmamahal at ipinakikita niyo po ito, pinapahayag niyo po ito sa amin every day of our lives. Panginoon, maraming salamat. Tulungan niyo po kami na maipahayag din po ito sa amin po mga kapamilya, sa mga taong amin nakakasalamuha, sa paraang nais niyo po, sapagkat life is beautiful. Kaya po, gusto po namin na maranasan namin ang inyo pong pangako at ang inyo pong karanasan na ibinibigay niyo po sa amin upang sa ganon maging mas makabuluhan ang aming pong pamumuhay at maging pagpapala kami sa mga tao. Amin pong nakakasalamuha. Maraming salamat po na inyong pagpapalain ang bawat isa sa amin, lahat ng aming po mga nakikinig at lahat ng aming mga kaibigan ay makaranas ng inyong kabutihan at pagmamahal. Ang lahat ng ito ay aming pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming pang salamat. Nagkita-kita po muli tayo. Maraming salamat, Ma'am Ai.
tayo po ay natuto ngayong araw na ito at napaalalahanan, ano, napakaganda ng buhay, and our life is also short. Kaya nga kailangan natin, mga kaibigan, na i-express itong love, ano, na na-receive natin ng sa Panginoon. At kagaya nga ng sinabi ni Ma'am Ay kanina, healthy relationship expresses affections for each other every day. Like ano po yung pag-express natin ng atin pong pag-ibig o yung sa atin pong kapwa, mga kaibigan, yung paano yung healthy relationship natin sa atin pong mga kapwa. We can express by acts of service, ano, yung words na nakaka-encourage, yung words na malumanay, mga kaibigan, dahil alam natin na ang Panginoon patuloy niya pong ipinaparamdam ang pag-ibig sa abat. At dapat, mga kaibigan, ganun din tayo sa atin pong kapwa. Lalong-lalo na, mga kaibigan, no, nag-start to sa atin pong family. Kung ikaw, kaibigan, ay may katanungan o refleksyon, maaari mong ipadala ang iyong mensahe sa amin o mag-comment lamang sa ating chat box. Mga kaibigan, tayo pa rin po ay patuloy sa libreng pamimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nais makatanggap ng libreng babasahin, ay makipag-ugnayan lamang po sa amin. Ang atin pong contact sa Globe, 0917-174-2777. Sa ating smart number, 0968-853-6607. Sa ating landline number 8777-8916. Maaari ka din mag-email sa connect@adventist.ph. Bisitahin din, kaibigan, ang ating Facebook account and YouTube channel account. I-type lamang ang Adventist World Radio Manila. Kung ikaw, kaibigan, ay may katanungan, may prayer request, o ninanais mo ng Bible study, ito po ay free Bible study, mga kaibigan. Ikaw ay magpadala ng inyong mensahe sa amin o mag-comment lamang sa ating section box. Mga kaibigan, ninanais mo din ba ng readily available na mga materials? Ito po ay downloadable lamang, mga kaibigan. I-type ang bibleschools.com/centralluzon. Sa bahagi pong ito, atin ang pakinggan ng isang magandang mensahe ng awit. Susundan kita, O Jesus, anumang kahinatnan. Saan man ikaw humayo, susundan kita, Jesus. Susundan kita, O Jesus, dugo mo takwil ka man ng lahat, susundan kita, Jesus. Ako man ay pighatiin at labis na tuksohin, noon ay ay tinukso, kaya nga susunod din. Bagaman ako'y akayin sa kadalamhatian, ikaw ay dinalamhati, ako ay susunod din. Susundan kita, O Jesus, dugo mo'y binuhos, itakwil ka man ng lahat, susundan kita, Jesus. Susundan kita, dugo mo'y binuhos, itakwil ka man ng lahat, susundan kita, Jesus.
susundan kita, O Jesus. Maraming salamat sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Tayo magpapatuloy sa ikalawang bahagi. Atin pong ibigay ang pagkakataon kay Pastor Roming. Atin pong paksa ay God's Offering. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon na may kinalaman pa rin sa pagiging katiwala. Ano ang pinakahandog ng Diyos upang tubusin ang tao na nagkasala? Ang kasaysayan ay magsasabi na ang pinakahandog ng Diyos sa tao ay nagsimula noong bago nilikha ang ating sanlibutan. Merong sinasabi sa aklat ng 1 Juan, Kapitulo 2, Versikulo 2, Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kung sakasakali ang tao ay magkakasala, ang ating Diyos ay nakahanda na kanyang tubusin ang tao na magkakasala. Kaya nga ang sabi pa ng ating banal na kasulatan ayon sa Apokalipsis 13:8, at ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa Kanya, ang lahat na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. At noong ang tao ay nagkasala nga, sapagkat ang sabi ng Biblia, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Dapat na ang tao na nagkasala ay mamatay. Subalit, ang ating Diyos ay nagbigay siya ng kasiguruhan sa tao na kung sakasakali ang tao ay magkasala, tutubusin ng Diyos ang tao sa kanyang mga kasalanan. Sapagkat kung walang pagtubos sa tao, ang tao ngayon ay forever na makasalanan o ang tao ay mamatay dahilan sa kasalanan. At noong ang ating unang magulang nga ay nagkasala, na pagkatapos nilang sinuway ang salita ng Diyos, sinabi ng ating Diyos na lahat ng mga bunga ng punong kahoy ay maaari niyong kainin, subalit ang bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama ay huwag ninyong kakainin sapagkat oras na inyong kinain, kayo ay mamamatay. Subalit, hindi nakinig ang tao sa sinasabi ng ating Panginoon na mas pinakinggan ang sinabi ng Diablo. Kaya nung oras na yon, noong ang tao ay nagkasala, nadilat ang kanlang mga mata, yung kanlang suot na katwiran ng Diyos ay nawala sa kanila. At para ngayon ay magkaroon sila ng kasuotan, gumawa sila ng paraan, mga dahon ang kanlang nilagay sa kanilang katawan. Subalit nandyan pa rin ang pangako ng ating Panginoon. At ang pangako ng ating Panginoon ayon sa aklat ng Henesis, Kapitulo 3, Versikulo 15, sinasabi ng Biblia, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ito yung unang ebanghelyo. Ito yung unang pangako ng ating Panginoon sa tao na pagkatapos na ang tao ay nagkasala,
noong nagkasala ang tao ngayon, ano ang pinambayad ng Diyos? Sinasabi ng ating banal na kasulatan sa aklat ng 1 Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 18 hanggang 20, nalalaman ninyo na kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Siya ay itinalaga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Kaya noong nagkasalang tao, sinabi ng ating Diyos kay Adan, kumuha ka ng isang kordero na walang kapintasan. Ito ang iyong yahandog. At yung korderong yon ay kumakatawan sa ating Panginoon. Kaya nung nakita ni John the Baptist ang ating Panginoon, ayon sa Sanguan 1.29 ang wika niya, narito ang kordero ng Diyos nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At yung korderong yon na sa kanilang pananampalataya, darating ngayon ang panahon ay mamamatay ang ating Panginoon, tutubusin ang ating mga kasalanan sa bundok ng Kalbaryo. Kaya ang sabi ng ating Biblia ayon sa aklat ng Galatia, when the fullness of time came, ang wika, pinanganak ng isang birhen ang isang anak ng Diyos at anak din ng tao. At ang wika pa sa ibang bahagi ng ating Biblia, inubad ng ating Diyos ang kanyang pagka-Diyos at pagkatapos nagkatawan tao sapagkat hindi maaring mamatay ang Diyos. At ang namatay ngayon ang kanyang pagiging tao. Subalit, hindi natatapos sa ganong pagkamatay ng kordero, kundi yung kanyang pagbangon na muli, yung kanyang pagkabuhay na muli, at yung kanyang muling pagparito sa lupang ito, at gayon din yung sinasabing kanyang ginagawa ngayon sa langit na bilang ating aserdote na kapag tayo ay nagkasala, umihingi ng tawad, sasabihin ngayon ng ating Panginoon, Ama, patawarin mo siya nang dahil sa kanya ako ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero nung unang panahon na noong nagkaroon na ng santuwaryo, inutos ng ating Panginoon sa mga aserdote na sila ay mangunguna ngayon sa gawain santuwaryo sa templo, at pagkatapos ngayon lahat ng mga nagkasala ay pupunta ngayon sa santuwaryo, at pagkatapos ngayon may dalang handog, marahil ito ay isang tupa o kaya yung lahat ng handog na binabanggit ng ating Biblia na kumakatawan sa ating Panginoon. Pero kinakailangan ang handog ay may dugo. Kaya noong yung unang magkapatid, si Cain at saka si Abel, yung handog ni Abel ay tinanggap ng Diyos sapagkat kinakailangan merong simbolo ng pagbubunang dugo. At yung kay Cain ay hindi tinanggap ng ating Diyos sapagkat hindi tumalima sa inihingi ng paghahandog sa ating Panginoon. Kaya nga, tinubos tayo ng ating Panginoon, minamahal na kaibigan. At ang pagtubos ng ating Panginoon ang wika, hindi sa pilak, hindi sa ginto, kundi tayo ay tinubos sa dugong mahal ng ating Panginoon. Kaya nga, ang ating Diyos, gay na lamang ang kanyang pagsinta sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi pa ng ating Biblia, ayon sa Hebreo 9.22, sa katunayan sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nilinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo,
ay walang kapatawaran ang mga kasalanan. Kaya nga, kinakailangan ngayon ang kordero ay papatayin at ang pangyayaring ito ay nangyari na pinakasukdulan na at pinakakatunayan na kordero na pinatay noong ang ating Panginoon ay nabayubay sa krus sapagkat tinubos ang aking kasalanan at ang iyong kasalanan. Napakabuti ng ating Diyos, kaibigan. Sapagkat sinasabi pa rin sa 1 Pedro 3:18, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid upang kayo ay madala niya sa Diyos, siya ay pinatay sa laman ngunit binuhay sa Espiritu. Ito yung pagtubos ng ating Panginoon. Ating isipin, kaibigan, yung walang kasalanan ang nagdusa alang-alang sa atin. Kaibigan, ang wika nga ng ating Biblia, Sang 1:3-16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung salitang sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ang wika sa English ay "For God so loved the world." Yung pag-ibig na yon ang siyang nag-utos para ang anak ng Diyos ay maging anak ng tao at mamamatay para sa atin. Yung walang kasalanan ay naituring na makasalanan alang-alang sa ating kaligtasan. Napakabuti ng ating Diyos. Yung pag-ibig na yon ang siyang dahilan kung bakit ngayon ang Diyos kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak. Merong isang istorya. Merong magkapatid, yung isa ay hindi mayaman, mahirap lang. At yung isa ay mayaman, subalit ang mayaman ay walang anak. Isang araw ngayon, dumating itong mayaman kasamang kanyang asawa. Ang sabi, "Kapatid ko, ikaw naman ay merong 3 anak. Pwede bang ibigay mo sa akin ang isa? Ituturing namin na aming anak. Lahat ng aming ari-arian, siyang magmamana. Basta yung nasa amin ay aming pagkakaloob. Pag-aaralin namin siya." At noong umalis yung mayaman na kapatid, nag-usap nung gabing yun ang mag-asawa. Ang sabi, "Hinihingi ng aking kapatid ang isa sa ating anak. Sino ba ang ating ibibigay sa ating mga anak?" Ang sabi, "Pwede ba nating ibigay yung ating panganay?" Ang sabi ng lalaki, ang tanong niya. Ang sabi ng babae, "Bakit naman ang ating panganay siyang unang bunga ng ating pagmamahalan pagkatapos na tayo ay kinasal? Eh yung pangalawa, bakit naman ibigay mo yung pangalawa? Paano ngayon yung panganay nagtatrabaho na kasama natin ngayon, katulong natin din yung pangalawa?" Eh pagkatapos ang sabi, yung bunso siya ang huling bunga ng ating pagmamahalan, hindi maari. Kaibigan, 3 mga anak, hindi maaring ipagkaloob sa kapatid. May mga dahilan. Subalit, ang ating amang nasa langit, kaisa-isang anak, bugtong na anak, kanyang pinagkaloob alang-alang sa atin na nagkasala. Hindi siya namatay sa mga matuwid, subalit namatay ang ating Panginoon sa hindi matuwid. Bakit ibinigay ng ating Diyos, Ama, ang ating Panginoon? Merong sinasabi ang ating Biblia. Ayon sa Gawa, Kapitulo 4, Versikulo 12, ito ang ating mababasa. "Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas." Kung bakit walang ibang kaligtasan, kung bakit ibinigay ng Ama
ang kanyang tanging anak, ang kanyang bugtong na anak, sapagkat hiwalay kay Kristo, walang kaligtasan. Yung pangalan ng ating Panginoon, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan, yung Emmanuel, God with us, na sumaatin ang ating Panginoon upang tayo ay iligtas. At nung ang ating Panginoon ay naparito nagkatawan tao, siya ay nabuhay na kasama ng mga tao. Alam niya ang ating damdamin. Alam niya ang ating mga pangangailangan. Alam niya ang ating kalagayan. At nabuhay ang ating Panginoon kasama ng mga tao. Kaya nga, walang ibang kaligtasan na sukat nating ikaligtas maliban sa pangalan ng ating Panginoon. At nung ang ating Panginoong Diyos ay kanyang pinagkaloob ang kanyang anak na bugtong, ang lahat ng kanyang karunungan ay pinagkaloob ng ating Diyos sa taong nagkasala. Ang sabi nga sa aklat ng Isaiah 5:1-4, paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal, ng awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa matabang burol. Kanyang binungkal iyon at inalisan ng mga bato at tinamnan na piling puno ng ubas. Nagtayo siya ng isang toreng bantayan sa gitna niyon at humukay doon ng isang pisaan ng ubas at kanyang hinintay na magbunga ng ubas. Ngunit nagbunga ito ng ligaw na ubas at ngayon o mga mamamayan ng Jerusalem at mga kalalakihan ng Juda, hatulan ninyo, inihiling ko sa inyo, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Sino ang nakakaalam bakit ng aking inihintay na magbubunga ng mga ubas, ito'y nagbunga ng ubas na ligaw? Inaruga ng ating Panginoon ang tao, inilagay sa halaman ng Eden, subalit ang tao ay nagkasala. At itong sinasabi sa aklat ng Isaiah, ang aklat ng Isaiah itong sinasabi na gospel sa Old Testament, ay hinalagaan ng Diyos ang bansang Israel. Kinuha ng ating Panginoon ang bansang Israel simula sa bansang Ehipto. Iniligtas ng ating Panginoon. Nanupat ibinigay ng ating Diyos ang lahat ng upang ang tao ay masyahan sa kanyang buhay. Subalit ganito pa ang naging bunga. Ang sabi, ako'y nagtanim ng ubas, umaasang ubas na talagang bunga, pero ang wika, bakit ng aking inihintay ay nagbunga ng ubas, ito'y nagbunga ng ubas na ligaw. Sa makatwid, hindi ito karapat-dapat. Ngayon, sinasabi pa rin sa aklat ng Mika 7:18, ang ating Panginoon, sa kabila ng ganong klaseng kalagayan, ipinagkaloob pa rin ng ating Diyos yung kanyang habag sa taong nagkasala. Kaya ang sabi sa Mika 7:18, sino ang Diyos na gaya mo na nagpapatawad ng kasamaan at pinalalampas ang pagsuway na nalabi sa kanyang mana? Hindi niya pinananatili ang kanyang galit magpakailanman, sapagkat siya'y nalulugod sa tapat na pag-ibig. Yan ang Diyos, kaibigan. At pagkatapos ang ipinagkaloob pa ng ating Panginoon, ang kanyang biyaya. Ano yung biyaya? Hindi tayo karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Subalit ngayon, ang Diyos, kanyang pinagkaloob ang kanyang biyaya upang tayo ay kanyang iligtas. Ang sabi nga sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang biyaya, kaibigan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na namatay alang-alang sa atin. At kapag ka tayo ay sumampalataya sa biyaya ng Diyos, tayo ay magkaroon ng kaligtasan.
Hindi lamang ang ating Diyos pinagkaloob ang kanyang biyaya, kundi pa naman ang sabi sa atin, maging ang kanyang compassion, ang kanyang habag ay pinagkaloob ng ating Diyos. Kaya sabi sa atin sa Isaiah 63, versikulo 9, sa lahat niyang pagdadalamhati ay nadalamhati siya at iniligtas siya ng anghel na nasa kanyang harapan. At sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pagkaawa ay tinubos niya sila at kanyang itinaas at kinalong sila sa lahat na mga araw noong una. Kaibigan, dahilan sa habag ng ating Diyos, tayo ay kanyang tinubos. At pagkatapos, hindi lamang yon, kundi ang binigay pa ng ating Diyos, lahat ng kapangyarihan ay ibinigay ng Diyos sa tao. Hindi lang yon, ang sabi sa Roma 5:7 hanggang 8, sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa isang tao, matuwid bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mangahas mamatay. Subalit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kaibigan, iyan ang ating Panginoon. Si Kristo ay namatay para sa atin. At pagkatapos ng ating Panginoon ay napunta na sa langit, meron siyang hiniling sa kanyang Ama bago siya pumunta sa langit. Ang sabi sa San Juan 14:16, at hihingin ko sa Ama, at kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailan paman. Kaya nga, noong ang ating Panginoon ay bago siya napaku sa krus, at pagkatapos ngayon, ang mga alagad ay malungkot sila, pero sabi ng Panginoon, bagamat ako'y pupunta sa aking Ama, ang sabi niya, ibibigay ko sa inyo ang mga aliw. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Hindi lamang yon ang ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Ang sabi sa Hebreo 1:14, hindi ba silang lahat ay mga Espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Ibinigay din ng ating Panginoon ang kanyang mga anghel upang sila ang magbibigay ng ministeryo sa atin sa lupang ito. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Nanupat, lahat ay kanyang ipinagkaloob. Kaya yung pinakahandog ng ating Diyos sa taong nagkasala, hindi ginto, hindi pilak, kundi ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang pinambayad, yung kanyang dugong mahal, upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ngayon, kaibigan, pagkatapos nating nalaman ng Diyos ay tinubos tayo sa ating mga kasalanan, hindi anghel ang pinadala ng ating Panginoon, kundi mismo ang kanyang bugtong na anak. Kaibigan, ano ngayon ang ating pagkakaloob sa Diyos? Ang inihingi ng ating Panginoon ngayon ay ating italaga ang ating mga sarili. Ating hiyandog ang ating mga sarili. Ang wika nga sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, sinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iaalay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Kaibigan, ang ating iahandog ngayon sa ating Panginoon, itong ating katawan by creation and redemption ay ang Diyos ang siyang mayari, ibabalik natin sa Diyos ang papuri. Ating ngayong pasalamatan ng Diyos at magtapat tayo sa panahon na kanyang pinagkaloob, ipangiling natin ang araw ng Sabat na kanyang pinagkaloob, tanda na siyang ating Creator, ang ating manalalang. Ating ngayong gawin, kaibigan, na tayo ay magtapat sa Diyos sa ating mga talento. Ibalik natin sa Diyos ang mga talentong yan, pagpuri sa Kanya, awit na pagpuri sa Kanya. At pagkatapos ngayon, yung mga kayamanan na pinagkaloob ng Diyos sa atin, ibalik natin sa Panginoon na bilang tayo ay katiwala
ng ating Panginoon. Kaibigan, ano ang ating pagkakaloob sa ating Panginoon? Na pagkatapos nating nalaman, ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Bago tayo manalangin, gusto kong basahin ang sinasabi ng Biblia sa aklat ng Pilipos 4:6-7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot na ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, iharap natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan, ang ating damdamin, ang ating paghahandog ngayon na nais ng Diyos sa atin, ipagkaloob natin sa Kanya. Tayo'y malalangin. Dakila at mapagpala po naming Amang Diyos, napakabuti po ninyo. Inyo pong ibinigay ang inyong bugtong na anak na bilang handog ninyo upang kami tubusin sa lahat ng aming mga kasalanan. Dakilang Diyos, agpalain po ang aking kaibigan. Pagpalain po ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang mga pananim, ang kanyang hanap buhay, pagpalain nawa po, O Diyos. At gayon din ang mga nasa frontliners, O Diyos, pagpalain po sila. Ang mga doktor, ang mga nurses, sa kanilang pagtupad, sa kanilang tungkulin, upang sa kanilang paggagamot, Panginoon, marami sa aming mga kababayan ang gagaling sa kanilang karandaman at mababalik sila sa kanilang dating lakas. Pagpalain din ang aming Pangulo ng aming bansa, ang aming mga sundalo, ang aming kapulisan. Dakilang Diyos, agpalain po sila. Ayamang inyong pinagpala, O Diyos, ang lahat. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating Panginoon. Amen. Maraming salamat, Pastor Romy. Wala nang papantay pa, mga kaibigan, sa pag-ibig, sakripisyo na ipinakita sa atin ng Panginoon. Kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang tayo po ay mapatawad sa pagkakasala. Kaya nga, may awit akong naaalala kapag patuloy tayong sumusuway sa gawain sa kalooban ng Panginoon at patuloy nating sinusunod ang ating makasariling laman, mga kaibigan. Ito pong awit ay ganito ang kanyang sabi. Lord, why do you love me still when I go against your will? I struggle in every day, but Lord, please show me the way. Help me to be more like you. Everything that I do, help me to love you more each day. Come into my heart and stay. Dalangin ko, mga kaibigan, na kagaya ng mensahe ng awit, atin pong i-invite ang ating Panginoon sa ating puso, sa atin pong buhay at sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Tayo din po ay ibigay natin ang ating sarili sa Kanya as an offering to God. Kung ikaw, kaibigan, ay may katanungan o refleksyon, maaari mong ipadala ang iyong mensahe sa amin o mag-comment lamang sa ating chat box. Tayo po ay patuloy sa libreng pamimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kung kayo po ay ganais makatanggap ng libreng babasahin, ay makipag-ugnayan lamang po sa amin. Ang atin pong contact sa Globe, 0917-174-2777. Sa ating smart number, 0968-853-6607. Sa ating landline number, 8777-8916. Maaari ka din mag-email sa connect@adventist.ph. Nakikita niyo, mga kaibigan, ang mga free books na atin pong pinapakita dito kung kayo po ay nanonood ng ating Facebook Live.
at ganoon din sa ating YouTube channel, mga kaibigan, sa Adventist World Radio Manila. Kung ikaw, kaibigan, ay hindi pa nag-follow, nag-subscribe sa ating channel, gawin mo na ito, kaibigan, upang ikaw ay laging ma-notify sa ating programa. At ganoon din, kung ninanais mo na makapakinig ng mga makalangit at magagandang awitin, i-download lamang, mga kaibigan, ng Adventist World Radio Manila na sa App Store or sa Play Store, mga kaibigan. Ito po ay purely music lamang. At ganoon din, mga kaibigan, nice mo ba ng readily available na Bible study guides? Ito ay available lamang sa ating website. I-type ang bibleschools.com/centralluzon. Mag-sign up lamang, kaibigan, at madami kang pagpipilian na iba't ibang series dito. Kung ikaw, kaibigan, ay may mga kamag-anak, kaibigan, at ikaw mismo ay ninanais ng free Bible study or may mga katanungan ka, ikaw ay mag-message sa amin, kaibigan, at ipadala upang ma-reach out po namin kayo. Mga kaibigan, maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay. At bago tayo maghiwa-hiwalay, ay nais kong panghawakan natin ang pangako ng Panginoon na matatagpuan sa aklat ng Kawikaan 10:22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Magkita-kita ulit tayo bukas. Sa ngalan ng bumubuo ng programa, Ma'am Ay, Pastor Romy at sa AWR team, maraming salamat. Muli akong iyong kaibigan, Jovelyn Jose, dito sa Tinig ng Pag-asa, at nagsasabing mapalad ka dahil nasumpungan mo na si Kristo na siyang tunay na pag-asa. Ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. It was around noon when Peter went up to the roof to pray. It was here that Peter had a vision about a large sheep containing a mix of unclean animals, representing God's affirmation of the diversity of peoples in the growing church. We had heard that Peter was staying at the house of Simon the Tanner and were instructed by Cornelius the centurion to go out and find him. While Peter was still thinking about the vision, the Holy Spirit told him to go downstairs because three men were looking for him. Peter went down and told the men that he was the one they were looking for. We then told Peter that Cornelius the centurion had been told by an angel that Peter would come and see him at his house. So, unbeknown to Peter, Cornelius was already expecting his visit to Caesarea. What happened here was quite unusual, just the fact that Peter entered the house. Remember that it was against the law for a Jew to associate with or visit a Gentile. Cornelius told Peter how 3 days earlier he had been praying in his house when an angel had appeared before him. Peter shared with Cornelius his new understanding that God does not show favoritism and is the Lord of all. This was a real turning point. From this point on, the gospel was also given among other people groups, and it all started out with prayer and fasting and a vision. Are you just hearing about the Adventist Advantage for the first time? Well, the good news is that this advantage is available at any age. Researchers in California looked at men who joined the Seventh-day Adventist Church after the age of 50.
After being church members for 10 years, the mortality risk for these men had fallen by up to 25%. The Adventist healthy lifestyle made the difference. Adopting a healthy lifestyle at any age is another ageless advantage.